Oke. Mamaya pag-usapan natin ang ano? Paano kumuha ng lisensya rito sa US, 'di ba? So ayun, kung sa atin dyan student permit. So alright mga master, ay tuloy natin ang usapan natin kahapon, oh, yung sinabi ko na, no, paano kumuha rito ng license na dito sa US. Unang-una, ipasa nyo yung instruction permit equivalent sa student permit sa atin. Mag punta kayo dun sa website ng states nyo or punta kayo sa DMV office or ang iba, Department of Transportation. Hingi kayo dun ng book, no, yung class D kung gaya nito, mga sasakyan, mga van at saka mga maliit na hinahatak, ganun po. Yun yung mga class D na license, no. At ayun, hingi kayo dun ng copy na book, tapos basahin nyo, memorize nyo yun dong mga nakasulat, yung mga importante, lalo na yung mga ano dun, road markings, mga sign, warning sign, mga regulatory signs. Yun ang pinaka-importante, no. Depende kasi sa states, iba-iba kasi yan sila ng ano, exam. Iba-iba rin ng items, ilang items yung exam. Basta dito sa amin is 25 items, and then you pass at 20 correct, and you got a instruction permit, no. Yeah, English yun, ah. And then ayun, yung pang-unang try ko, pwede rin kayo mag-download ng app pala ng states nyo, DMV, halimbawa Arizona, DMV Arizona or DMV Florida or ayun, Washington, yun, meron yan sila, bawat states may ano yan sila, app. May mga ano dun, may mga exam na mga samples. Although kalimitan dun, lumalabas naman, iba lang setup pagdating dun sa ano, no, sa exam talaga. Yung iba lang setup, pero same lang yung pattern. So, makakuha rin kayo ng information. And then, pag naman mas maigi yung book talaga, basahin nyo. And then, meron din silang ino-offer na cheat, ano, cheat sheet, at kung tawagin. Kumbaga, bibilhin mo yung ano na yun, yung parang ano, libro na yun. Accurate naman daw, 90% ang pumapasa dun. Parang yun na yung mga exam na lumalabas. Kaso, mahal. Ano ba, bibili kayo, ang price is 20. Tapos, dito kasi ang exam dito sa amin, ang bayad, $5 lang, no. Sa iba, mahal. 30 ata, 50, gano'n. Dito, 5 lang sa amin. Tapos, bibili ka ng sheet na 20. Kung makapasa ka, yun, worth it. Pero kung bagsa ka, lugi ka, no. So, ang advice ko, basahin nyo lang libro, tapos magbasa kayo dun sa apps. Tapos, bago kayo mag-take, siguraduhin nyo na, ano kayo, ready kayo, no. Kasi sayang din yung ma-fail kayo sa unang attempt, and then magpa-book na naman kayo, napahirap nun. Ang buti ko may available, may slot agad pag-book nyo. So, it's better na kung ano kayo, prepare kayo. And then, ano pa ba? Ayun nga, sa akin kasi ang experience ko nung share ko, pagpunta ko doon, hingi nila yung saan ka nakatira, kailangan ano talaga yung kontrata sa tinitirahan mo, no. And then permanent residence, yung green card dito. Mayroon kayo ba? Pwede mo pakita yung passport. And then dalawa kasing proof of address hingi nila, no. Kung mayroon kayong mga bill sa ano ba, sa electricity, ganun. Pwede yun, no. At saka yung iba pang mga billing na naka-address talaga sa inyo. Mas ano yun, pakita nyo doon. At depende kasi din sa ano nyo, sa mag-a-assist sa inyo. Kung medyo okay naman siya, meron kasi mahigpit talaga, eh. Gaya ko, nakaranas ako, mahigpit yung nag-assist sa akin nung nag-ano ako. Nag-ano ako rito, no, nag-take ng DMV knowledge exam. Hinahanap talaga yung license ng
Pilipinas. Kailangan mo i-turn over. Sa akin naman, awa, eh, hindi ko naman nabigay. Hindi naman pinipilit, pero hinihingi nila, no? So far, huwag nyo lang ibigay, no? Kung hindi naman pinipilit na ibigay yung license sa Pilipinas. Mahirap din kasi pag uwi tayo. Uwi kayo, halimbawa, dito kayo. Madali lang pag-renew dyan. Sa akin, hindi pa naman expire next year pa. Then, ayun na, computer, at saka, pagsabi niya na, no, may fill upan ka doon na parang form, tapos may information sa sa'yo, and then, papuntahin ka na doon sa exam area, no, separate siya na room, and then, may mga computer doon, may mga upuan, may mga numbers, sasabihin sa'yo nung nag-assist na window na, you can go to number 4, number 5, and, yeah, if you are fully ready, just start the exam and then ayan, good luck. Sabi niya ganun. And then, yun, focus lang kayo. Pag hindi nyo alam ang, halimbawa, may tanong doon na hindi nyo alam ang ano, sagot, huwag kayo basta-basta ang sumagot kasi once nasagutan nyo ng mali, talaga hindi na pwedeng i-back, no? Kung hindi nyo alam yung sagot, i-next nyo na lang. Next, pag alam nyo na, tsaka kayo mag, madali lang naman sa ano rito kasi hindi na touchscreen naman yung ano nila, yung computer, yung ano na monitor nila, hindi ka naman gagamit ng mouse, no? Touchscreen din. Pag sigurado ka sa ano mo, next ka uli, and then malalaman mo kung check, no, kung correct yung answer mo, kasi hindi magre-read pag wrong ka, mag-read yun, no? So wrong ka nun, eh, dito sa amin 20 ang passing, okay lang. Dyan sa iba talagang mahaba kasi nga malaking states, eh, napakadami mong i-adjust, dami mong i-adapt, kailangan nilang ipatupad yung ganung exam. Sawa naman sa unang attempt ko, one mistake lang ako, no? So nakakuha ako ng, nag-exam na ako ng 21. Ayun, na mistake yung isa. Ayun. Anong pagsabi na you passed, ay doon sa ano, no? Dali. Balik na kayo doon sa counter. Tawagin naman kayo doon. Tapos yun, eye test, ganun. Titingnan nila kung malinaw ba yung tigol ng ano man, no, nung mata. Na ganun nila. Tapos, kailangan maano mo siya, masabi mo siya ng accurate kung saan nagsisignal, kung ilang ilaw, ganun. Then, tapos nun, fingerprint ba? Ah, meron ata. Tapos, sign ka dun sa medyo, ano, yung maliit na ano nila doon sa sign ka kasi i-attach nila rin sa ano mo, sa license. And then picture taking na, no. Ayun na, may release na yung ano niyo, instruction permit or student permit. And then nakalagay doon, depende yan, 6 years ang expiration. So kung di pa kayo totally magaling sa magmaneho, may mataas yung time niyo, no, na makapag-drive. So kailangan lang pag nagda-drive kayo, meron kayong kasama na may lisensya, no? Lisensyado yung kasama nyo, para hindi kayo, pag nasita kayo ng police, eh, okay lang. Pero pag ikaw lang patsambahay, kung di ka naman masita, hindi, eh, good for you, pero bawal talaga yung dito. At pag ready ka na, magbook ka na ng appointment for DMV road test. Ang iba DMV road test dito sa amin, eh, ano, book for road test. DMV is Department of Motor Vehicle. Yun ata yun. Basta yun. Natapat kasi doon sa lalaki na very cool siya, no? Cool. Mabait. Mabait naman siya. And then, instruct naman kayo kung anong gagawin. Sa test 1, ano kayo niya? Titingnan niya insurance and registered ba yung car niyo. Pag bago naman car nyo, hindi naman hanapin yung registered kasi alam naman nila na bago yun, eh. Meron naman kayong temporary na ipapakita. So, ang insurance pinaka-importante, no? Okay, pag nakita na nila yung insurance, and then start na kayo ng demo. Signals, headlights, brake lights, emergency lights. Ang emergency light at hazard, ayun, isa lang. And then, emergency brake, and then horn yung businahan nyo na function, will function yung sasakyan nyo, kailangan walang basag yung mga
ano nyo, yung mga glass, no? Lalo na windshield. And then wiper. And then pagkatapos nun, yun na, sasabihin na niya, huwag kayong biglang mag-start ng sasakyan. Kung depende, pag sinabi niya start the car, pero huwag kayong mag-go pag di niya sinabi ng instructor na okay, let's go, let's backing up. Pag ganun siya, tapos yung seatbelt, tingnan niyo kung naka-seatbelt siya. Ayun, no? Ganun lang. Ang next video ay i-ano natin din, i-explain natin sa paano mag-take ng road test, no? So ngayon, sa knowledge exam muna, no? Knowledge exam muna yung ano nyo, yung i-share ko sa inyo. Hindi ko kasi nadala yung libro na i-demo ko sana sa inyo. Ngayon yung ano. Alright! Ano na pala? Mga 2 weeks na ata akong nagmamaneho rito sa ano. 2 weeks may git. Grabe, no? Kaya mga ano pa, newbie, no? Depende lang yan sa ano niya. Kasi ako naman eh, hilig naman ako sa motor. Di ko sinabing magaling ako sa motor. Hilig ako, na-adapt ko lang agad. So likot tayo rito. Yield lang tayo kasi mas kailangan yung pa-straight. Mas paunahin nyo muna, no? Bago kayo gumawa ng hakbang. Kasi daming kamera dyan. Na magkamali kayo, iyak kayo dyan. Nung una talaga, no, kinakabog yung itlog ko, no, nung nagmaneho ako. Siyempre, first time eh. Pero nung natapos ko yung 6 hours na driving lesson dito, na talagang isinalang ako sa interstate, sa downtown, yung talagang nahasa yung ano ko, yung kaba ko biglang nawala. Yun na, pagmaneho ko nang nito, mga siguro 3 days, na-adapt ko na agad. Pero pag biyahe ng malayuan, syempre, wag lang kayong ano, pag mga baguhan ko, ano, may ano naman yan, may mga signage naman yan, no? Ilang speed limit yung itakbo nyo. Basta importante, galamay mo lang yung sasakyan nyo, no? Para hindi kayo mahirapan. Sa mga road signing, ando na siya. Sa mga road signing, madali lang yan. Dito ko lang siya susunduin. Kasi mahirap dun eh. Panggabi kasi siya, no? Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight.